Lumalakas ang bawat tipo ng bawat bindig sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig, lumalakas ang bawat tipo ng bawat bindig sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig, sa pagkagat ng dilim at pagsapit ng gabi, mga di mo inaasahay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. At bago nga po pala tayo magsimula, kung magustuhan man po ninyo ang kwentong ito, ay nais ko po munang humingi ng pahintulot sa inyo ang pag-subscribe sa channel kong ito at pakihit na lang din po ng notification bell para nang sa ganon ay updated po kayo sa mga sumusunod na kwentong ibinabahagi ko para sa inyo na patungkol sa mga kababalaghan. Lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagbibigay suporta sa channel kong ito. Mga kaibigan, nandito na naman po ako para sa inyo. At muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang Emilita o mas kilala sa pangalang Imi. At ang kanyang kwentong ibabahagi po sa atin ngayon ay isang karanasang pangkababalaghan na sinapit ng kanyang tito. Halina at atin nang pakinggan. Magandang gabi po, Sir Spicy, at sa inyong masugid na tagapagpakinig at tagapagsubaybay, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Emilita o mas kilala sa pangalang Imi. Lumaki dito sa aming probinsya at hanggang ngayong kasalukuyan po ay dito pa rin ako naninirahan. Nais ko lamang po sanang ibahagi din ang nalalaman kong kwentong patungkol sa nangyaring kababalagan na dinanas ng aking tito na tawagin natin sa pangalang Samuel. Kasalukuyang 48 na po ang edad ni Tito Samuel, subalit hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya nagkaroon ng asawa. Dahil 15 anyos pa lamang itong si Tito Samuel ay isa na itong lasinggiro, kaya't walang babaeng nagkagusto sa kanya kailanman. At bukod nga sa pagiging lasinggiro ay bartik pa ang utak nito kung minsan ay may pagkatarantado. Wala na siyang ibang inatupag kundi ang uminom at makipagbarkada. Halos gabi-gabi po ay lasing itong si Tito Samuel, na kung san-san po ito nagsususuot at nagpupupunta. At halos kadalasan po'y natatagpuan itong tulog sa gitna ng kalsada. Ilang beses nang pinangaralan ng lula ko itong si Tito Samuel. Hindi lang ang lula ko, pati na rin yung mga taong nasa paligid niya ay lagi na itong pinapangaralan na bawas-bawasan na nga ang pagiinom ng alak dahil wala ka naman talagang mapapala sa inom. Gastos lang, konsumisyon pa, kapahamakan,
labis na pagsisisi dahil hindi mo alam ang iyong ginawa. Pagising mo pa sa umaga, puno ng bakiras piklat dahil nagkatumba-tumba. At ang masaklap pa nga'y nagkabutas-butas ang bulsa. Ubos, timpos ang kwarta. At ang mas matindi sa lahat, masakit sa ulo. Kaya ka talagang pasayawin ng alak na iyan at tras abanti na sumasayaw ng tsatsa, wala namang sunata. Ang alak po kasi mga kaibigan ay parang gatas lang. Wala pa ring tatalo sa Alaska. Kaya nga't pagdating sa alak ay talagang lagi kang talo. Kasalukuyan pong nakatira ang tito ko sa bahay ng lola ko. Paminsan-minsan po ay nabibigyan ako ng pagkakataong makapasyal sa bahay ng tito ko. Kaya't hindi naiwasang nabahaginan niya ako ng kanyang karanasan patungkol sa mga kababalagang dinanas niya sa kanyang buhay. At dun ko rin nalaman na wala palang pinipili ang mga masasamang elemento. Kung talagang kursunada ka nila, ay tiyak na yari ka. Ayon sa kwento ni Tito Samuel, taong 2011 ay nabigyan siya ng pagkakataong maimbitahan ng kanyang kumpari sa binyag ng anak nito. Tuwang-tuwa ang tito kong lasinggiro. Umagang-umaga pa lang ay umalis na itong si Tito Samuel para pumunta sa kanyang kaibigan na nag-anyaya sa kanya. Bit-bit ang kanyang itak dahil napag-usapan din nila ng kumpare niya na tutulong si Samuel sa pagkatay ng baka at iba pang mga gawain sa handaan. Kumatay sila ng baka at gaya nga ng nakagawian na habang kumakatay ng baka ay nag-iihaw na ito ng mga lamang loob na siyang ginawa nilang pulutan sa kanilang iniinom na alak. Na halos lahat ng kasamahan ng Tito Samuel ko na nagkatay ng baka ay talagang sulitong manginginom at matitibay, na kahit ilang buti ng alak ay hindi basta-basta matutumba. Kumbaga sa isang laban ay talagang subok na ito. Bitirano na sa inuman. At hanggang sa matapos ng mabinyagan ng anak ng kanyang kumpare ay patuloy pa rin sila sa kanilang pagtungga ng alak. Na habang tumutungga ng alak ay nagkakasiyahan. Nagkantahan sila dahil umarkila sila ng bidyuke. At sumapit na nga ang alas 8 ng gabi ay nagpaalam na itong Tito Samuel ko sa kanyang kumpare na may okasyon noong mga panahong iyon, na kung ilalarawan talaga mga kaibigan ang katayuan ni Tito Samuel nung gabing iyon ay talagang hindi pa ito nalasing, dahil ang kapasidad ni Tito Samuel sa inuman ay inaabot ito ng 48 oras. Ganun po katibay uminom ng alak itong si Tito Samuel. Medyo malayo-layo rin ang lalakari ni Tito Samuel pauwi sa kanilang bahay, sa bahay iyon ng lula ko. Dadaan pa siya ng simenteryo at pagkatapos niyang makadaan ng simenteryo ay dadaan pa siya sa malawak na palayan. Gamit lamang ang kanyang flashlight na di baterya. Sanay na sanay ang tito kong umuwi mag-isa, lalo na kung 10 oras ng gabi. Simulat sa pool kasi ay hindi nakadanas ang tito ko ng iba't ibang uri ng kababalagan. Kaya't baliwala lang sa kanya kung abutin man siya ng magdamagan sa kanyang pupuntahan, na kahit anong oras umuwi ay wala itong pakialam, na kung minsan pa nga talaga ay matutulog ito sa gitna ng kalsada at abutan na lamang ng pagtilaok ng manok.
Ngunit sadyang kakaiba ang kanyang dinanas nung gabing iyon na nagpabago sa kanyang paniniwalang hindi totoo ang mga kababalaghan. Subalit biglang nagiba at bumaligtad ang kanyang paniniwalang hindi totoo ang mga masasamang elemento at mga kababalaghang nagkalat sa balat ng lupa. Dahil noong gabing iyon mismo, sa unang pagkakataon, ay dinanas niya ang kakilakilabot na pangyayari na hindi niya inaasahang dumating sa kanyang buhay. Nakakatindig balahibong tagpo na pumukaw at nagmulat sa kanya na talagang totoo ang mga kababalaghan na habang kasalukuyang naglalakad ang tito ko at malapit na siya sa bungad ng sementeryo. Sa gilid lang kasi ng kalsadang kanyang dinadaanan ay sementeryo na kabilaan, kaliwa kanan po iyon. Na habang kasalukuyang naglalakad ang tito ko ay tila may natanaw siyang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada sa tapat ng sementeryo mismo. Tinitingnan niya ang babaeng iyon na nakasuot ng kulay puti. Agad na inilawan iyon ng tito ko ng kanyang matayog na flashlight at abot na abot niya ang babaeng iyon. Nang matutukan niya iyon ng ilaw ng kanyang flashlight ay nakita niyang nakatingin ito sa kanya na tila ba hinihintay siya nito. O di kaya yung tipong mayroon itong hinihintay. Na habang palapit ng palapit ang tito ko sa babaeng iyon, talagang nakakaagaw pansin at medyo masilaw ang kasuotan ng babaeng kanyang nakita. Na ang suot ng babaeng iyon ay katulad sa kasuotan ng isang babaeng ikakasal. Ganun na ganun ang kasuotan ng babaeng iyong kanyang nakita, medyo makintab-kintab pa ang kulay puting suot nitong damit pangkasal. At dahil sa ginawang paglakad ng tito ko ay agad niyang narating ang kinaruroonan ng babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada hanggang sa makalapit na siya dito na siguro'y dadalawang tipa na lang ang layo nito sa kanya. Hanggang sa matapat na siya sa babaeng iyon ay patuloy pa rin ang tito ko sa kanyang paglalakad. At nang makaalpas na nga ang tito ko sa babaeng iyon ay biglang nakarinig ang tito kong tinig ng isang babaeng nagsalita ito. Kuya, pwede po ba akong makisabay sa'yo? Mairing tinig na narinig ng tito ko mula sa babaeng iyon. Kaya't napahinto ang tito ko sa kanyang paglalakad. Inilawan niya ng flashlight ang babaeng iyon. Subalit sa pangalawang pagkakataong ilawan niya ito ng flashlight ay hindi na niya makita ang mukha nito dahil natakpan ito ng mahabang buhok. Bakit ate, saan po ba ang punta niyo? Saad sagot ng tito ko sa babaeng iyon. Subalit hindi na nagsalitang muli ang babaeng iyon. Kaya't muling tinanong iyon ng tito ko. Ate! Ate, saan po ba ang punta nyo? Bakit gusto nyong makisabay sa akin? Ako kasi nagmamadali na at pauwi na ako. Subalit wala nang tinig pang narinig ang tito ko mula sa babaeng iyon. Kaya't nagsalita ang tito ko sa huling pagkakataon. Ate! Ate! Magsalita ka! Abay, kung hindi ka magsasalita, itutuloy na ako sa pupuntahan ko. Kailangan ko nang makauwi ng maaga. Ate, ano ba? At dahil nga sa hindi pa rin nagsasalita ang babae, ay tumuloy ang tito ko sa kanyang paglalakad. Nang pangatlong hakbang pa lang ng tito ko. Kuya? Kuya? Pwede po
ba akong makisabay sa'yo? Sa pangalawang pagkakataon niya'y muling huminto ang tito ko. Bumalik siya sa kinaroonan ng babae at muli itong tinanong. Aba, eh kanina nagsasalita ako, ayaw mong magsalita. Ngayong paalis na ako tsaka ka naman nagsalita. Ano ka ba naman, ate? Kung gusto mong sumabay, sumunod ka na lang sa akin at ako'y nagmamadaling umuwi. Dahil bala ko pang uminom pagdating ko sa bahay, ay naghihintay ang bahal kong gin doon. Ano, halika na! Sumabay ka na sa akin! Siguro nga'y nahihiya ka lang, ano? Halika na! Sumunod ka lang sa akin kung gusto mong sumabay, ha? Ana, maglalakad na ako. Ano, susunod ka ba o hindi? Halina! Sumunod ka na! At tuluyan na ngang umalis ang tito ko sa lugar na iyon na habang naglalakad ang tito ko ay lumingon siya. Sa unang paglingon niya ay nakita niya pa ring nakatayo lang ang babae. Kung kaya't nagpatuloy lang ang tito ko sa kanyang paglalakad. Sa pangalawang pagkakataong paglingon ng tito ko ay nakita niya ang babaeng sumusunod nga ito sa kanya. At dahil nga sa naiwanan na ng tito ko ang babaeng iyon, kung kaya't pansamantalang huminto ang tito ko sa kanyang paglalakad para hintayin ang babaeng iyon na sumusunod sa kanya. At sa paghinto nga ng tito ko sa kanyang paglalakad, ay nakita niya ring huminto sa paglalakad ang babaeng sumusunod sa kanya. Kaya't labis na nagtaka at may halong pagkainsulto ang naramdaman ng tito ko sa babaeng iyon. Kaya't sinigawan niya ito. Subalit hindi nagsasalita ang babaeng iyon. Hindi talaga nagsalita at walang kaimik-imik. Kaya't hindi na binigyan pa ng pansin o nag-aksaya pa ng panahon ang tito ko para lamang sa babaeng iyon at tuluyan na niya itong iniwan. Nang marating na ng tito ko ang dulo ng sementeryo, naglakad siya para lumusob na sa palayan. Subalit nang palusob na siya sa palayan, itila meron siyang narinig na maliit na tinig. Napahinto ang tito ko sa kanyang paglalakad. Tiningnan niya kung saan banda iyon. Inikot-ikot niya ang kanyang paningin sa mityo ng simenteryo. At nagulat na lang ang tito ko dahil meron siyang nakitang isang babae na nakaupo sa isang puntod ng simenteryo at pansin niyang nagsusuklay ito ng kanyang buhok. Nang ilawan niya ng flashlight iyon, ayun nga, yun yung babaeng pilit na gustong makisabay sa kanya. Kaya't hindi naiwasang napaisip itong si Tito Samuel na kung bakit tila naunahan pa siya nito samantalang kitang-kita niya bago niya ito iwanan. At kitang-kita niyang hindi na natatakpan ng buhok ang mukha nito. Kitang-kita ng tito ko kung gaano iyon kaganda. Subalit ang napansin ng tito ko na kahit madiliman, na kahit man sa pamamagitan ng flashlight ay halatang halata pa rin niya na tila bakit parang napakaputla ng babaeng iyon. Sinubukang lapitan ng tito ko iyon. Habang nilalapitan ng tito ko ang babaeng iyon, ay kita niyang nananatili lang sa pagkakaupo ang babaeng iyon sa nityo ng simenteryo. At nang makalapit na nga ang tito ko sa kinaroroonan ng babaeng iyon, na siguro'y isang di pa lang ang layo nito sa kanya, muli niyang kinausap ang babae. Babae, taga saan ka bang talaga? At bakit nandito ka sa pusod ng isang simenteryo malapit sa palayan? Bakit hindi ka nagsasalita, babae?
nang magulat na lang ang tito ko dahil nakita niya. Nakita niyang lumuha ito ng dugo. Na habang lumuluha ng dugo, ay kitang-kita niyang nakatawa ito na tila ba nakakainsultong tawa. At ang nagpagimbal sa kanya at nagpatindig na kanyang balahibo. Nang makita niyang umiikot-ikot ang ulo ng babaeng ito. Habang umiikot ang ulo ay patuloy ito sa kanyang pagtawa. Maya-maya lamang ay nakaramdam ang tito ko na tila parang lumalamig ang ihip ng hangin. At naramdaman niyang ang hangin at dumadampi sa kanyang balat ay nagmula sa babaeng iyon. Sa sobrang pagkabigla at pagkatakot dahil sa nakita ng tito ko, ay hindi na ito nakagalaw pa na natutulala habang nakatingin sa babaeng iyon. Na habang walang tigil sa pag-ikot ang ulo ng babaeng ito, nang magulat na lang ang tito ko dahil bumulwak sa bunganga ng babaeng iyon ang napakaraming dugo. Nang bigla na lang mapaatras ang tito ko dahil nakita niyang tinaas ng babae ang dalawa niyang kamay. Na kung ilalarawan ang pagtaas ng kamay ng babaeng iyon ay gusto itong manakal ng tao. Na habang nakataas ang dalawang kamay ay gumagalaw-galaw ang daliri nito. Mas lalo pang natakot at kinilabutan ng tito ko dahil nagsalita ang babae. May importante lang akong tatanungin sa'yo. Gusto mo bang patayin kita? At dahil sa narinig ng tito ko ang salitang iyon mula sa babae, ay agad siyang kumaripas ng takbo. Na habang kumakaripas ng takbo ang tito ko, ay may naririnig siyang boses na nagmula sa kanyang likuran. Napakatining ng boses na iyon. Ganun ang tinig na narinig ng tito ko habang siya'y kasalukuyang tumatakbo. Na habang tumatakbo ang tito ko, ay talaga namang wala na siyang pakialam sa mga palayan na kanyang dinadaanan. Dahil sa sobrang takot ay hindi na mismo siya dumaan sa pilapil ng palayan, kundi lumusob na siya sa gitna ng palayan na kung saan malapit ng maani ang palayan na iyon. Talagang kalunos-lunos at kaawa-awa ang sinapit ng palayan. Dahil ang palayan ay dinumog ni Tito Samuel sa sobrang takot. Gumapas si Samuel ng palay ng 10 oras ng gabi. Halos matawa pa nga talaga ako nung pinikwento sa akin ni Tito. Nung bandang palayan na ang pinag-usapan, balik na po tayo sa kwento. Grabing takot ang naramdaman ng tito ko na habang tumatakbo siya ay sumisigaw siya ng saklulo. At sa sobrang takot ng tito ko ay nilundag niya ang ilog. Sadyang may tulay naman ang ilog na iyon sa gitna ng palayan. Subalit dahil nga sa sobrang takot ay hindi na niya nagawang hanapin pa ang maliit na tulay na iyon para makatawid sa kabilang banda ng palayan. Pagtalon nga niya sa ilog ay parang palaka itong bumulusok pailalim. Talaga namang malakas ang pagkakabagsak ng tito ko sa tubig. Na kung ilalarawan pa talaga ang pagbagsak ng tito ko sa tubig, yung parang malaking buaya na nahulog mula sa ibabaw ng puno na bumagsak sa tubig. Ganon at ganon ang pagbulusok ng Tito Samuel sa tubig. Sa ginawang pagtakbo-takbo ng tito ko, ay agaran niyang narating ang kanilang bahay
Mabilis itong kumatok sa pintuan ng bahay. Agad naman itong pinagbuksan ng lola ko. Saad pa nga ng lola ko mangiyak-ngiyak daw itong si Tito Samuel. At nagsumbong kay lola na hinabol daw siya ng multo. Aaminin ko rin sa inyo mga kaibigan, mamas boy po kasi itong si Tito Samuel. Kaya din siguro hindi nakapangasawa dahil natatakot itong mawalay sa lola ko. At kinabukasan din ng gabing iyon ay maagang-maagang nagsisisigaw itong may-ari ng palayan na siyang dinumog ni Tito Samuel. Galit na galit ito at nagwawala sa gitna ng palayan na kung bakit daw ganun ang nangyari sa kanyang palayan. Nagsitumbahan ang kanyang palayan na malapit ng anihin. Hindi alam ng taong iyon na si Tito Samuel pala ang may kagagawan ng karumal-dumal na sinapit ang kanyang palayan. At simula nga sa araw na iyon ay hindi na masyadong nagpapagabi itong si Samuel. Kung siya'y makapunta man sa kanyang kaibigan ay umuwi na ito ng maaga. Halos takot na talaga itong abutan ng dilim. Lasinggiro pa rin po ang tito ko pero doon na po siya kadalasang umiinom sa kanilang bahay. Hanggang dyan na lang po mga kaibigan ang kwentong ibinahagi ko para sa inyo. At sana po'y inyong magustuhan. Nagpapasalamat po ako ng lubos Sir Spicy dahil binigyan mo po ng kaunting oras ang kwentong ito para lamang maibahagi. Higit din po sa lahat sa inyong masugid na tagapagpakinig at tagapagsubaybay. Maraming salamat po. Ayan nga mga kaibigan, ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na si Amy. At sana po'y inyong magustuhan at gaya nga po ng dati. Kayo na lang din po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. At hinihiling ko po mga kaibigan na sana'y patuloy pa rin po kayong nagsusubaybay sa bawat kwentong ibinabahagi ko para sa inyo na patungkol sa mga kababalaghan. Mga kaibigan, better luck next time. I love you.